So, good evening mga kaagar, no? Ito pala yung clean cutting ko ng Aquilaria combidiana. Dito po. Clean cutting at saka uprooted ng Aquilaria combidiana at Aquilaria malacensis. Share ko po sa inyo kung gaano naka-stable yung paglaki nila. Yan po mga kaagar. So medyo okay na yung ano nila pag paglaki, stable na, dahil ay nailipat ko sila sa malaking polybags. Yan po. Ano ito, halo po ito, may uprooted ng Aquilaria combidiana at Aquilaria malacensis at clean cutting ng Aquilaria combidiana at Aquilaria malacensis. So may ano pa, iba pa ako ditong pinasibol, yan yung parang may maliwanag na plastic, nagmumoist kasi yan. Yan po mga yung ano, may mga plastic ay itong nilagyan ko ng ice wrapper plastic ay mga Aquilaria malacensis uprooted po yan po. Aquilaria malacensis uprooted, yan po. So kaka gusto nyong magplano, mag ano, magtanim na clean cutting ng Aquilaria malacensis at Aquilaria combidiana, ay dapat talaga ay mahaba yung pasensya natin, guys, no? Mahaba yung pasensya natin dahil talagang magkakaroon tayo ng failure, may mga bad experience sa pagtanim nito, guys. So tulad nito, yan. Yan po ay tumigil na po ito sa pagsibol, yan. Pero hinayaan ko pa rin. Yan po. So sa lahat pa lang ano, mga baguhan sa larangan ng agarwood or Aquilaria tree ay ano talaga, huwag mawala ng pag-asa, dahil balang araw ay magkakaroon din kayo ng mga tanim. Yung may mga tao kasing gustong gusto nang makakita nito, pumupunta sa bundok at naghahanap, pero wala pa silang makita dahil hindi pa nila masyadong kabisado yung itsura ng puno, dahon at katawan ng Aquilaria tree. So ito lang po masasabi ko sa inyo, guys, ano, dapat ay magsipag at tiyaga talaga, ay makakita din tayo, makikita din kayo sa bundok. Dahil ako nga, minsan ako lang umaakyat sa bundok, minsan din may kasama ko yung mga kapatid ko. Hindi ako ano talaga, hindi ako tumigil sa paghahanap para lang makakita. Ilang bundok na yung inakyatan ko, guys. Ilang bundok na yung inakyatan ko para lang ako makakita ng Aquilaria tree. So hanggang may nakita talaga ako, una ay mga seedlings, kasi maghahanap ka talaga ako doon, ako sa ibaba una titingin kung may mga seedlings ba na bubuhay. Kapag may seedlings kasi, may mother tree. So yun yung unang pakay ko. So may nakita akong seedlings, kaya doon nagsunod-sunod sa area na yun. At may nakita ako sa area, ano, dalawang seedlings, tapos mayroong tagaliig ko, may bunga na. Kaya doon nakita ko, after 20 meters, may nakita naman ako ulit. So inikot-ikot ko lang yung area. Marami pala sila doon. Kasi itong Aquilaria tree ay may area-area ito, guys. Kung saang area ito, or saang banda ito sa bundok na ano, nakapwesto, ay doon sila marami. So kaya ito lang po masasabi ko, no, sa mga new
sa mga new or baguhan dito sa larangan ng Aquilaria Tree or Agarwood Tree ay so huwag kayong titigil sa paghahanap, sa paghunting, basta't huwag nyo lang putulin guys no. Huwag nyo lang putulin yung mother tree. Pabungahin nyo lang. Kunan ninyo ng ng bunga or seeds para magkaroon kayo ng maraming punla, maraming seedlings, maraming binhi para hindi ito maubos kasi dati sinasabing endangered pero ako hindi ako naniwala yung endangered kasi kahit saan ay makikita mo ito, kahit saan bundok basta hanapin mo. So ang Aquilaria comediana kasi guys sinasabi ng ibang tao low quality o low grade, so hindi ako naniniwala kasi dati pa lang guys comediana pa lang yung binibili dito sa Pilipinas, comediana filaria yung hindi pa sikat yung Aquilaria malasinsis o yung tinatawag na Lanite. So na-discover kasi yung Aquilaria malasinsis sa Lanite ay nag-boom siya doon sa lugar ng Liti. So doon po nagka-discovery ng maraming Aquilaria malasinsis. So pangalawa na yung Bicol guys no. Napuntahan ng mga buyers. So mas madami pala din sa Bicol. Bicol region marami ding Aquilaria malasinsis. Yan. So hindi talaga ako naniniwala na ano na low grade o low quality yung Aquilaria comediana kasi dati pa lang yan binibili talaga yan ng mga buyer kaya lang po nasira yung pangalan ng Aquilaria comediana dahil may mga grupo dati nagbibinta ng fake agarwood, hindi siya agarwood guys no. Isa siyang uri ng puno nagpo-produce din ng oil. Masama ang amoy niya kapag sinindihan mo. Parang ano ka guys, parang malalason ka sa usok niya. Pero may ano siya, amoy intenso pa rin siya kaso mas iba siya sa Aquilaria tree. So yan yung ano guys, tinatawag na banati. Dati kasi kapag magtitis yung buyer ay sisindihan lang. So yung ibibigay na sample ng dating mga seller, mga kapwa natin Pilipino, ay bibigyan nilang tunay na Aquilaria comediana o lapnisan. So binigyan nila ng sample, kunting sample, at pag-test ng buyer o ng isang ano trustee ng buyer ay positive sa ano sa lapnisan o comediana, ayun tapos mabango ay babayaran lahat yan. So hindi nila alam na yung iba palang kasama nung pinatest na lapnisan o comediana ay hindi pala yun lapnisan o comediana kundi yun ang banati guys. So yan po ang banati, yan po ang dahilan kung bakit nasira yung pangalan ng Aquilaria comediana kasi pagdating doon sa ibang bansa pag-test ng ano doon nung company, yung malaking kumpanya na bumibili ng Aquilaria comediana od ay ano talaga hindi pasado sa kanila yung Aquilaria comediana kasi daw low quality, low grade, masama ang amoy. So doon nasira ang pangalan ng Aquilaria comediana. Pero sa totoo lang, hindi yun comediana yung mga pinapadala nila. Kasi banati yun. Ang comediana talaga guys ay mabango talaga. Ano, katulad lang din sila ng siya ng malasinsis. Sa malasinsis ay ano, may low grade din kapag hindi gaano infection. Sa Aquilaria comediana, sa Aquilaria filaria, dahil rin kapag hindi gaano infection ay low grade din. Kapag ito naman ay tagad sa infection, matagal na sa wild, matagal ang panahon din na infect, so magandang quality talaga guys, no? High quality o high grade talaga. So, may mga buyer talaga ngayon ay binabarat tayo sa pagbili kasi mura daw yung lapnisan o comediana. So, huwag kayong maniwala guys kasi hindi lahat ng buyer ay barat yung pagbibili nila no guys no. May mga buyer talaga medyo mahal yung kuha nila sa comediana o lapnisan. So kaya guys ay magtanim tayo lahat ng variety ng Aquilaria tree na nagpo-produce ng agarwood resin. So may mga Aquilaria tree kasi na ano na hindi pa na-discover pero si dito sa Pilipinas ay siguro may 6 variety tayo na discover dito sa Pilipinas.
So lahat yun guys ay itanim natin guys, no, kasi kapag na-discover yan dito sa atin ay isa yung native tree kasi dito natin nakita yan sa Pilipinas. So yan yung paparamihin natin. So no, hindi naman masama din kumuha ng mga seeds sa ibang bansa basta ang paramihin natin ay yung isang native tree natin para hindi maging endangered guys, no. So ito lang po ang masasabi ko sa inyo guys, ay magtanim at magtanim tayo para magkaroon tayo ng maraming tanim or magkaroon tayo ng plantation balang araw sa Aquilaria tree dito sa Pilipinas. Kasi may mga plantation na dito sa Pilipinas pero kakaunti pa lang. Hindi tulad sa ibang bansa sa Asian country ay halos silang lahat guys nagkaroon ng mga plantation sa Aquilaria tree. So hanggang dito lang muna yung video ko guys. At maraming salamat. God bless you all. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At hit yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video. So ingat.